Ayan po, hello, hello, hello. Magandang araw po sa ating lahat dyan. Welcome again to JTV. Yun, for today's vlog po natin, maipapakita na naman po ako sa inyo ulit na isang farm lot. Ito po ay may area po na 2.6 hectares. So, yun po. So, bago po ang lahat, kung ikaw po lang ay bago sa akin channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at pinutin ang notification bell button para ma-update kayo sa aking mga listing about sa mga lot for sale. Yun po. So yun po, ito, ipapasilip ko po yung area. So ito po yung ganyang barangay road. At ito na po yung ano, area po natin. Ayan. Hele po siya, may part po na mataas. Ayan po. Bale, dito po mag-start yung lote. At ito po ay nasorbin na po namin. Ito po yung kanyang ano, mohon. Dito po sa south part po, ito po yung mohon. Ayan, diretso po yan. Bale, itong kabilang lote po ay iba na po yung may-ari po na ito. Ito po yung binibenta po namin na lote. Itong part po na ito. Ayan. Bali po, itong lote na ito ay nasorbin po namin. Nasorbin na po ito. Nasorbin na po ni Engineer Berueco, ang aming geodetic engineer. Ayan po, shoutout po kay Engineer Berueco po. At ito po ay meron pong siguro po mahigit 10 na mangga at marami pong Jimmy na trees. So ayan po, aakitin po natin yung part na mataas. Ayan po. Bali po, itong lote na to ay located po dito sa bayan po ng Kuya po, Nueva Ecija. Ayan po, ang aming hometown. At estimate ko po, mula sa barangay road na simentado, ay siguro mga 1 kilometer lang po. At sa highway po, mga 2 to 3 kilometers po siguro. Pag proper po, mga 5 minutes driving. T-flex po, mga 10 minutes driving po siya. So, bali ang titulo po nito ay TCT Electronic Title na po siya. Pasensya po, hinihingal po ako. Medyo mataas po kasi. Yun po, TCTE Title na po siya, Electronic Title. Ang kagandahan po nito, hindi po siya extrajudicial. Buhay po ang nagmamay-ari. Buhay po yung nakapangalan sa title. Ayun po. Tawag dito. Tax updated po siya. Kompleto po lahat ng dokumento. Ayun po. Excuse me. Oh, ang taas kasi. Ayun po. Dito pwede po kayo magtayo ng ano dito. Ng villa. 360 villa. Ayun po. Overlooking kasi yung area po na ito. Ayun. Wait lang po ha. Pupunta lang po ako sa taas. Ayan. Ganda. Ganda ng tanawin dito. Buti na lang nakisama yung panahon. Medyo makulimlim po kaya hindi po mainit. Pero malamig po sa taas mo na ito. Ayun. At may mountain view pa po kayo. Diyan po yung, ayun po yung ano, Mount Balungaw. Bali Pangasinan na po yan, sir, ma'am. Ayun po. Ayan po, ipapaikit ko yung camera. Ayan. Wow, ganda. Ayan po. May mga mountain view po kayo. Ayan po yung Mount Amurong. Ayan po yung Mount Bangkay. Andyan po yung isang tourist spot na tinatawag nilang New Zealand, yung Colosba Hill po. At andito rin po yung isang tourist spot na tinatawag nilang View Deck. Ayan. Overlooking po yung area po natin, ma'am, sir. Ayan po. Kitang kita po yung mga yung bukid na may talim ng palay. At may kapitbahay na po kayo. Ayan. Bali po, yung kuryente na po na ito ay private po yan. Private po yung kuryente na yan. Kaya siguro po pwede natin pakiusapan yung may-ari kung pwede po tayo makita po dyan. Pero yung ano po, yung public na kuryente, yung public na poste po, estimate ko po mga 300 meters lang po siguro yung layo niya. Bali ito po yung boundary niya dito sa lote na to, dito sa part na to. Ayan. Ito po, diretso po yan. Diretso po yung lote na yan. Ipa-flash ko na po sa screen kung paano po yung style ng lote or try ko po makahingi sa kasama ko yung kanyang sketch plan at gawin din po yung copy ng titulo. Nga po ang sabi ko, buhay po yung may-ari ng title, hindi po siya extrajudicial. Deed of obsolete sale po talaga ito.
At yun nga po, tax updated po siya. May certified true copy na pong hawak yung si seller po. At excuse me. Ayun po. latest po lahat ng dokumento po na hawak po ni seller po ngayon. So, ayun po. Ang presyo po nito, may asking price po na 3.5 million. Pero sa 3.5 million po, siguro tatanungin natin kung pwedeng sagutin niyo po ni seller hanggang transfer of title na po. Pero ang sabi po ni seller, sagot po niya ang capital gain tax at documentary stamp. Ayun po. Pero sa 3.5 siguro po, baka pwede niya sagutin hanggang transfer of title na po siguro. So, pero tara po natin pakiusapan. Ngayon. Okay. Bali po, yun nga po, sa part na to may bakod na siya. Ayun po yung mga manggahan niya. Ayun po, sa baba po kasi, ayun po. Bali, yung bakod po na yan ay hindi po yan yung talaga yung bakod niya. Kumbaga, iuusog po natin pa ganun po. Doon po sa may malapit na baka, doon sa part na yan, doon po yung muhon eh. Pa ganun po siya. Ayan. So, ayun po, ang estimate ko po, yung puno ng mangga niya ay mga nasa 10 mahigit po siguro. Ayun po yung mga mangga niya. Ayun, yung mga mangga po doon. Bali, yung mangga part na yun po, iba na po yung may-ari po ng mangga na yun. Dito na po sa part dito. Sa gitna po niyan, pag ganun po. Ganyan, diretso po pag ganun. Ayun. Bali, heli din po sa part na yun. May part na pataas po sa darian. Tapos sa tuktok po niya, atad na po siya. At na po. So, ayun nga po. Ang tawag dito, ang classify po ng lote na to ay agricultural o anirigata na rice land na to na naka-declare po sa tax declaration. Pero iba nito, check ko po, baka agricultural or pasture land po siguro ito. Ayun. Okay. So, ayun po, may mga iba't ibang puno pa po na nakatanim sa lote. May mga alibangbang, yung pang-asim. Madaming gimilina. Hindi ko lang po sure kung ilan po yung gimilina niya. Ayun. Bale, doon sa likod po ng property na to ay may bakod na rin po. At yun nga po, yung bakod na yun ay isa sa mga kliyente po namin ang nakabili po. Kaya pinakuha na po niya. At yun po yung isang property na nabenta lang po namin kamakailan lang yung part po na yun. Bale, nabili po ng isang kliyente namin na from Manila po. Ayun. So, ma'am, sir, ano po, puntang pa natin ibang part. Libutin po natin. Try po natin libutin hanggang sa aking makakaya. At yun nga po, sa mga buyer po natin dyan na naghaharap ng ganito, yung may overlooking, at maganda yung view. Yun nga po, maganda po yung view talaga. Papaikot po ulit yung camera. Andyan po yung Mount Balungaw, andyan po yung Hot and Cold Spring, andyan din po yung pinakamahabang zip line sa Pangasinan. Ayun po kasi boundary na po ito ng Nueva Ecija at Pangasinan po. Ayun. Ayun, papayag ko ulit yung ano, camera para makita nyo po yung magandang view po niya. Ayun. Dito pwede po magtayo ng Villa 360 or kaya rest house nyo po sa taas na to. Ayun. Ayan din po yung ano, Mount Bulaylay. May zipline din po dyan. Kung gusto nyo mag-zipline, meron din po dyan. Bali, andyan po yung town proper natin sa malapit sa bundok na yan. Estimate ko nga po na sa mga 5 to 10 minutes po siguro ng driving, tapos siguro sa Teplex mga 15 minutes po siguro. Estimate lang po naman po yun. At yun nga po yung daan natin is rough road. Ang estimate ko po rough road hanggang sa barangay cemented road, mga 1 kilometer po siguro. Tapos 2 to 3 kilometers po mula sa national highway. Ayan, papaikot ko po yung camera. Ganda ng view. Very relaxing yung property po na ito. Itong part na ito. Ayan. Ayan po. Siwa, bali puntaan po natin yung ibang part pa ng lote po. Po, andito po tayo sa ibang part ng lote. Papasilip ko lang po yung medyo ano, packet kanina. Doon sa pinuntaan po natin. So, ito na po. Ayan. Tignan nyo po kung gano po siya kaganda. Ayan po, ang taas po niya. Pero hindi po siya yung bangin o ano po, hindi po. At yun,
Maganda po siya. Maganda po siyang tamnan ng mga dito, mga gulay or ano kung ano pa gusto nito, ni mga fruit bearing po pwede niyo tamnan. Ayun. So, yun nga po. Ang bakod po na ito ay pwede po nating usog doon po. Ayun. Doon po sa baka, malapit po sa baka doon. Bali po yung kabilang lote po ay meron po silang deep well. Ayun po yung deep well nila. So, dito sa area po natin, wala pa po nakabaon na deep well, kaya magbabaon po tayo. Estimate ko po yung binaon nila siguro mga 3 or 4 na tubo po. Pero ano po, malakas po yung ano, tubig, maganda, maganda po yung ano, tubig niya. Tsaka malinaw na po. Ayun. Ayun po yung mga mangga po niya. Ayun po, diretso po po ganun. Ayun po yung mga mangga. Ayun po. Ayun. Excuse me. Ayun po, bali, ayun po, makakalas na po tayo sa ano. Kasi itong barbed wire na to, pwede pa nating gamitin, i-reuse ulit. Tapos ibang mga poste siguro piliin na lang po natin siguro yung mga pwede pang ilagay ulit. Kasi iba po kasi may mga crack na po eh. Kaya piliin na lang or kung gusto niyo po, baguhin na lang po natin lahat. Ayun nga po, sabi ko sa inyo, kami po ay nangungontrata rin po ng bakod. Kaya kung gusto niyo ipapakod po ito pag nabili niyo yung property, pag-usapan na lang po natin kung magkano po or magkano yung kontrata. Pag-usapan na lang po natin. Ayun. So, ayun po, puntahan po natin yung ano, yung part na 'yan. Aakyatin po natin. Sana kaya ko pa. Okay. Para exercise na rin po namin. Para exercise na rin po siguro 'to. Hindi lang parang talaga exercise na po tsaka mabawas-bawasan rin yung taba ng tiyan. Ayan, konting commercial lang po yan. Ito po, itong mga jimili na to, kasama po to. Ayan. Ito yung part na dating binubukid nung ano, may ari po dati. Ayan. Ayan nga po. Bali kasi po ito dati, may isa kaming kliyente na nabili itong property na to. So, nung time na binili po niya sa lahat po may-ari, ang alam po nung seller ay kasama po lahat po yan. Ang dati po niyang alam, yan po, lahat po yan. Yan po yung dati niyang lote. Pero nung pinasurvey po namin, umurong po, papunta po doon. Yun na po yung boundary. Ito, yun nga po, sabi ko, itong backhold na to ay ilalagay na lang po sa bandaron. Tapos yung mga, may mga backhold pa po doon na dati po yung dati pa pong nilagay ng may-ari ay pwede po natin kunin, tanggalin yung mga barbed wire at i-gamitin po ulit. Yan, bali sakop po itong ano to, yung mataas na part, and parang alam po na nahati sa gitna po yan eh. Ayun, ito yung dating bukid na ewan ko po kung tatamnan pa nila ngayon o ba hindi na po. Pero pwede kayo magtalim ng mga gulay dito kung ano yung mga gustong tanim, gusto nyo dagdagan yung mga mangga, pwede po. Ayun. Ito na po yung ano niya, boundary sa may west part po talaga. West part po niya. So tara po. Ma'am sir, akitin po natin itong part na to. Ayan. Hanggang tignan mo. Ayan po, pwede nyo, ano po, madami po tayong pwedeng gawin dito. Kung may mga vision na kayo or may plano na kayo dito sa part na to, ay maganda po talagang gawin. Kung ano yung mga naisip nyo pong gawin. Bali, ito po, hindi po siya yung matarik. Talagang ano po siya, packet siya, pero hindi yung as in daos-dos siya. Itong baga, maakit mo naman ng maayos po. Ayan. Ayan po, oh. Oh, ganda tingnan, oh. Para kang nasa New Zealand. Kagandahan po, yung mga damo niya, hindi po malalaki. Kung baga, na may maintain po ng mga hayop, mga kalabaw, mga baka, kasi pinagpapastolan po nila ito. May nakikipastol po dito sa area. Ayan po. Bali, try ko po, tuturo ko po yung muhon sa part na yan. Andyan po yung muhon eh. Ayan po. Ang tingnan, no? Ayan po, no? Ayan po, ma'am sir, tignan niyo po, ang ganda. Heli type, overlooking, at may mga mountain view. May mountain view pa po. Mountain view.
Mountain View. Yan. Pero yung baka po ah, hindi po sali, hindi po kasali sa sa benta po 'yan. Ay, magagalit po yung may-ari po diyan. Ayun. Ayun po yung mga mangga niya. Oh. Kaya pa natin to, kaya pa natin. Dito rin po maganda rin po magpatay ng rest house dito. Ayan. Dito rin po magandang ano. Pwede rin po gawing resort. Ayan. Ideal po siya sa farming, investment, resort, or ano po yung gusto nyong gawin dito, pwede po. Wag lang po yung poultry or piggery. Kasi po, dito po sa bayan po ng kuya po, ay pinagbabawal na po yung poultry at piggery po. Ayan. Oh. Halip po, andito po yung moon natin. Andito yung moon. Oh. Nawala naman yung moon dito. Okay. Ayan po, inahanap po yung moon. Hindi ko na mahanap yata kung nasaan. Wala na yung moon dito. May moon po kasi dito eh. Ang last na naalala ko po dito po sa part na to, yung moon. Siguro po tinanggal. Wala na po dito eh. So yun po, i-check naman po natin yung mga manggahan po niya. Ayan po. Ayan po, tingnan din po yung manggahan po niya. So ito na po yung manggahan niya. Ayan, ang estimate ko nga po, baka nasa 10 po ito mahigit. Hindi ko na po mabilang. Ayan po, ganyan po kayabong, kalalaki yung mangga niya. Ito po ay fruit bearing na po siya, namumunga na po. Yung nga po, estimate ko po, yung kadal po nila sa mga 15 to 20 years na po siguro. Yun po, kasama rin po sa property itong part na to. Ayan, medyo patas din siya. Sa taas po niya, flat. Ayan, papalibot ko po yung camera ulit, yung video, para makita nyo kung saan po tayo nagmula kanina. Ayan. Ayan po. Bali, dun po tayo kanina po. Yun po yung unang vlog po natin. Po, unang part po natin kanina nag-vlog po tayo sa taas po na yun. Ito po, itong mga Jimmy na po to, kasama po sa property po to, itong mga Jimmy na to. Ayan. Ayan po, pasukin po natin yung manggahan niya. Ayan po, ito yung mga manggahan niya. Excuse me, nakahingal. Ayan. Dito po sa part na to, sa manggahan po niya, flat na po dito. Patag na po yung taas po neto. Ayan. Madami po kayo pwedeng, mamili na lang po kayo kung saan nyo pwedeng ilagay yung inyong ano, rest house o bahay, kung gusto nyo mapatay ng bahay po dito. Ayan po. Kasama po yan yung property, yung bato part na to kasama po. Bali, check ko kung dito pa isang muhon, natanggal na naman. Kailangan niya tayo i-survey po ulit ito para mabuhay yung mga mohon. Bali, ito po yung alam kong boundary niya. Ito, itong diretso na to. Yan, papunta po doon. Yan, ito yung boundary. Ito na yung property. Iba na po may-ari po dito. So, yan. Silipin pa po natin sa ibang part po doon, sa may likod. Ang frontage po siguro niya ito, nasa mga 50 po siguro mahigit yung frontage po niya. Ayan, mapapasihin po yung mga mangga po niya. Ayan. Ayan po, check po natin sa likod. Kasi dun po sa likod po nitong property,
may magandang view pa rin po doon. Opo, may mountain view pa rin. Tapos meron po kayo pwedeng gawing fish pond po doon na patambakan nyo na lang. Ipa-bulldozer na lang, patambakan yung ano para maging fish pond po siya. Kagaya po nung ginawa nung isang kliyente po namin doon sa nabili niyang lote, doon sa may part ng lote niya, doon sa may likod din po. Ayan. So yun po, alam ko ito po yung ano eh, yung staka niya, ito yung boundary. Ito na po yung lote. Dito po sa part na dito, iba na po yung may-ari. Ayun. Hindi po nasakop yata yung manggahan na ito. Hindi po nasakop. Ayan. Ito lang yung part dito, yung nasakop lang po niya. Mga ilang puno lang po siguro ng mangga ito. Ayan. Ito, pwede nyo rin pong gawing fish pan tong part na to kasi medyo malalim siya. Pwede nyo pong gawing fish pan. Or pwede nyo tamnan ng mga fruit bearing po. Dito sa area po na ito, dati po yung may-ari, tinatamnan po niya ng mga ano, ng mga fruit crops po, kagaya ng kamuting kahoy, yung mga kamuti na ginagawang kamuti queue, ganun. Ayan po. Ito yung kanyang part po ng likod niya. Ayan, maganda rin po siya. Ay, isa na pala yung mangga niya dito sa likod. Ayan po. Check pa po natin yung ibang part po dito. At libutin natin. Malapit natin malibot yung property. Ulitin ko po, itong lote na to may sukot na 2.6 hectare po ito. 26,000 square meter. Mahigit pa po siguro yun. May butal pa. Ayan. Doon na po yung ano, isang part din ng lote na medyo malalim na yung sinasabi ko na pwede nyo rin gawin yung fish pond po ito. Ayan. Pwede nyo pong gawin fish pond po yan. At ito na po. Andito na po tayo sa likod ng property. May mga bakang nakasuga. Ayan po. Kasama po sa property ko po yan. Mga jimilino po yan. Ito po. Dito po sa part sa likod. Flat land po dito. Patag po siya. Dito sa part naman po dito ay meron pong medyo part na malalim. Sa bandar din po may patag din po doon. Halo-halo po siya. May hele at may patag. May flat terrain, may hele po siya. Ayan. Sa Bandarian po, Pangasinan na po yan. Pangasinan po siya, Bandarian po yan. So, ito na po. Okay. Naabot na po natin yung boundary po dito sa likod. Bali, yan na po yung boundary niya. Dito sa likod po, yan na po yung bakod. Itong bakod po na yan ay bakod po ng isang kliyente namin na nabili itong part na to. Nabili po niya yan. Ayan. Kaya huwag po kayo mag-alala. Pag nabili niyo yung property na to, may mga kapitbahay na po kayo. At malapit na rin po sa bahayan. Ayan po. Ayan. So, uulitin ko po. Itong area na to ay may sukat na 2.6 hectare. Tax updated po siya. TCT, e-title, electronic title na po siya. Yung bagong titulo po ngayon na may barcode po siya. May QR code. At tawag po dito. Buhay yung may-ari. Yung nakapanganan sa title, buhay pa po sila. At yun nga po, kailangan po natin ipa-resorb itong property na to. Kasi yun nga pong mga muhod na iba ay hindi ko na po mahanap. Siguro po natanggal or tinanggal. Hindi nga ganun po.
ito na po yung boundary po niya. Ayun po yung mohon. Ayun po. Ayun po yung mohon na isa. Dito sa likod na ikod po ng lote. Okay. Tapos yung isang mohon po andun po sa mga jimili na po yun. Andun po yung isang mohon. At hindi ko na po pupuntahan kasi medyo pagod na po ako. Ayan. So, ayan po. Na-reboot na po natin yung area. So, ayan nga po. Sabi ko sa inyo, tawag dito, parilocate po natin itong property na to para mabuhay po natin yung mga mohon na natanggal. Pero kagandahan po nito, talaga pong itong property na to is ito talaga yung binibenta. Kasi po ito, na-relocate na po ito dati. Nabili po na isang kliyente namin. Ayun nga po yung kliyente po namin, binibenta niya ulit dahil nga po meron yata siyang bibilhin na mas magandang property yata na malapit sa kanila. So yun. Sa mga prospect buyer po namin dyan na gustong-gusto yung mga ganitong type ng lote, type ng area, kontakin nyo lang po ako. Naka-flash naman po sa screen yung aking contact number at Viber. Ganun din po yung aking messenger po. PM nyo lang po ako, tawagan nyo lang po ako. Anytime naman po, pwede po tayo mag-site visit. Pero yun nga lang po, ikaw dito, pakiusap ko sa inyo, kung gusto niyo po mag-site visit, site tripping, mas maganda po sana kung weekdays po. Kasi po pag weekend po, nasa church po kami. Yan nga po. Pwede naman po tayo mag-site tripping, mag-site visit pag after po ng service po namin. Yan nga po kasi mahirap po kasi kapag hindi mo inuna si God. Mahirap po 'yun kaya pakiusap po namin sana po weekdays po sana. Pero pwede rin po weekend, pero after po ng service po namin. Ayun po. So, sa ngayon po muna siguro, stop po muna ako sa part na ito. Kasi ako po ay pagod na rin. Yun nga po, maraming salamat po sa lahat sa mga sumusuporta sa akin dyan, sa mga subscriber, sa mga nagsubscribe po sa aking vlog. Salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. At yun nga po, sa mga bago pa lang sa akin channel, please lang po, mag-subscribe po kayo. Pinutin niyo po yung notification bell button para ma-update po kayo sa mga vlog po namin about sa mga lot for sale at sa mga bago naming listing ng mga lupa. Baka sakali po, may picture namin o may vlog po namin yung mga hinahanap niyo talagang lote. Napasok sa budget niyo at pasok sa ano niyo po, sa idea niyo po or sa gusto niyong lote. So, yun nga po, ulitin ko po ulit. Itong area po nito ay 2.6 hectare po siya. ECT title, e-title na po siya, buhay ang may-ari, tax updated. Ang price po niya ay 3.5 million. Negotiable pa naman po 'yon, pero yung nga po yung presyo ng may-ari pag 3.5 sagot po niya, capital gain tax, documentary stamp, transfer of title, transfer tax tsaka ano po, registration po sa Registry of Deeds. Pero pagtatawad po siguro kayo, siguro po, sasagutin na lang po niya ay capital gain tax tsaka documentary stamp, which is yun po talaga yung dapat sagutin po ni seller. Ang capital gain tax tsaka documentary stamp at tsaka yung 5% po ng ahente niya. And then si buyer naman po, ang sagot po niya talaga ay transfer tax at registration po sa Registry of Deeds. So yun po. So hanggang dito po muna ang aking ano, pag-vlog dito sa lote na to. Kasi po inihingal na po ako. Kasi pasensya na po ako. Ayun po, maraming salamat po sa lahat. Mag-ingat po tayo at God bless po sa atin lahat. Thank you.